Sa mga panahon ngayon, alam na ng lahat na kahit na ikaw ay kilala o kumikita na sa isang larangan, pwede ka pa rin makilala at kumita pa sa iba pang mga larangan. Why not? Life is good and life can even be better kung marunong ka sa buhay. O eto tayo ngayon, sa isang lugar kung saan kilala na siya sa maraming larangan, meron pa siyang super salon. Why not? Kilala niyo ba kung sino? Wanna guess? Ay! Sino siya? Siya ba si Queen Momshi? O, di ba? Queen Mother is in the house! Ay! Carla! Ikaw ba yan? And Queen Mom, she's in the house! Yay! Oh, wow! Ang ganda naman ng salon! Thank you! Ilan ba negosyo mo? At sa ngayon, nag-pandemic kasi, pero ngayon natira namin may mga 8 kaming sa branches. Queen Mother branches. Na Queen Mother talaga ang title. Oo, kasi okay. Parang ang Queen Mother kasi para talaga siyang beautification, pampaganda, pag narinig mong ganon. So, naisip namin, sige gawin natin, yun na lang yung pangalan ng salon. Okay. Para lahat ng pupunta dito, mga momshies, feeling nila Queen Mothers. But actually, Ate Kay, lahat ng mothers are Queen Mothers sa kanilang tahanan, diba? Oo. So, this is for everybody. Hindi lang naman, parang ako lang yung pauso. Mm-hmm. Or ako lang yung parang pa-model nila. Nakakatuwa naman, pero bakit naman sa dinami-dami na tila ginagawa mo, parang gusto mo rin magnegosyo pa? Hindi kasi natin masasabi kung hanggang kailan, dahil ang bit-bit naman natin ay ang ating katawan lang, diba? Sa trabaho na meron tayo. Mm-mm. So, siguro kailangan na matutunan nating magnegosyo para bukod sa katawan natin na nagtatrabaho at inaasahan natin, eh hindi naman lahat ng oras tayo ay masigla, 'di ba? Meron pang gagalingan na iba ang sa pagnenegosyo. Pero hindi lahat ganyan mag-isip, ha. Maraming mga artista na talaga ang feeling nila forever ang kasikatan, medyo nakakalimutang mag-ipon at saka mag-invest, magpalago kasi parang ang pogi ko naman, ang ganda ko naman ngayon eh, bata pa ako, tsaka na yan, di ba? Parang ganun. Oo. Kaya maganda to, Ate Kay, na napapakita natin sa kanila na sa tulong din ng social media, marami na silang natututunan ngayon. Right. Oo. Kasi very important talaga. Since ang bilis na rin ng phase ng buhay, so parang sikat ka ngayon, after a few months, biglang nawawala ka. Ang maganda lang, you can always come back pagka meron kang pa-trending. Correct. Oo. Diba? In between, may pinagkakakitaan ka. Yes. Oo. Pero yung ganyang work ethic, alam mo, mula kabataan yan eh. Feeling ko lang ha, kasi kung ako tatanungin mo, talagang lumaki ako na nakikita ko yung nanay ko, araw-araw nagme-makeup, araw-araw umaalis ng bahay. Oo, hahalikan ako, darating gabi na, maayos ang buhay namin. Ganun ka rin ba? Ano bang kinalakihan mong nakita mong ehemplo? Ganyan sa din sa nanay mo. Dahil ang mama ko lagi siyang, siya lagi ang hermana mayor. Lahat na naikot ko ng pagiging reyna dahil nga ang mama ko ang laging so nasanay din ako na everyday nakapustura. Mm-mm. Oo, lagi siyang naka spooting. I mean, lahat 'yon at ang nanay ko never nagpalit yan ng kulay ng nails at lipstick. Isa lang ever since, red lang. Oh. Oo, at lagi yan nakamatulis na kuko hanggang ngayon. So lumalaki ako ng ganon at mahilig din ang nanay ko sa alahas, borloloy. Correct. So siguro, eh ganon naman eh, nagiging ano mo, diba? Kumbaga yun yung nagiging influence mo. Ah. So basta't lagi niyang sinasabi, gayahin mo ang mga mapapakinabangan mo at maganda para sa'yo. Yung maganda, yung hindi ko magandang dahil wala na. Basta lagi, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang, basta yung hindi magagandang bagay, wag mong gayahin. So, correct.
I guess ang mga nagaya ko talaga na kahit mamamalengke lang ako, nakapostura ako. Oh, parang forever kang postura. Oo, kailangan nakaayos talaga. Oo, nakaayos yung yung kasi sabi niya, mga artista kayo. Eh, nung araw, kami lang ang artista ng Tacloban. Sabi niya, hindi kami lumalabas ng... Kasi tinitingala kami kahit hindi kami mga artista. Correct. Sabi niya, so, kayo, mga artista kayo, gumagastos ang tao para panoorin kayo, ibigyan niyo sila nung kung magkano ang nilalabas nilang pera. Very specific ang nanay ko. Kaya nasanay ako nang nag-start ako sa That's Entertainment when I was 16 years old. Hindi talaga ako makikita ng tao na lumalabas ng hindi nakapustura. Cute na cute ka noon. Cute na cute. Mukhang manika. Natuto, natuto. Imagine may parte ng buhay ko na walang-wala naman ako. Kumbaga, ako lang ang kumakayod mag-isa. Mm-mm. Pero yung mga kaibigan ko, pag dumarating ako, saan, eto naman, parang ikaw na mas mayamang ka pa kay sa kumakarating ka. Parang naman. Ikaw parati ang birthday celebrant. Parang ganon. Wala, nasanay ako. Tapos, naging... Of course, naging joke with my friends na, naku, si Carla, nakapusturi yan pag dumating. Eh wala, eh nakasanayan ko. Nakasanayan na. At least, sabi ni Mama, kung ikaw ay walang pera, huwag mong sasabihin at huwag mong ipapahalata. Correct. Oo, dumating ka lagi na para bagang hindi ka naghihirap sa buhay. Manifestation. Oo, sabi niya. Total, kung wala rin naman silang maitutulong, might as well, bumonga ka na lang anak. Pero hindi pa'y bongga yung word niya noon. So, yan yung mga nasabi sa akin ni Mama. And, buhay sa Tacloban. Buhay sa Tacloban. Doon ka pinanganak. Yes. Okay. Born and raised. But, hanggang 12 years old. Hanggang 12? Oo. Formative years yan, ah. Yes. Ang init doon, ah. Mainit siya ngayon. Ngayon? Dati hindi? Dati hindi. Kasi nag-iba naman na talaga, eh. Well, hindi ko alam kung bata tayo at nasa kalya tayo palagi, hindi naman natin alintana ang mainit. Oo. Hindi ko nga alam na mahirap lang kami noon eh. Totoo. Or hindi ko alam na napawala na ang magandang buhay. Ah, okay. So, okay. Pumunta tayo doon. Nagsimula kayo, sabi mo, ng buhay niyong medyo maaliwalas. Mm-hmm. Right? Maaliwalas. Anong nangyari? Nasabi mo nga eh, biglang nagbago ang estado ng buhay ninyo. Yung grandfather ko talaga ang landed and everything. So, maagang namatay na naiwanan si Mama ng mga trabahong hindi niya kaya dahil ang grandfather ko ang for 20 years labor leader. So, hawak niya ang buong pier. Oo, so Don Victor ang tawag, diba? Marangyang namuhay ang aking nanay. Dalawa lang sila magkapatid. So, mga senyorita talaga. Kaya nung nawala ang Papa Lolo at the age of 60 plus, ang Tacloban, ang port ng Tacloban City before ay puro estrangeros. Yung mga barko ay talagang galing sa ibang bansa. So, lahat ng regalo sa Papa Lolo ay talagang mga mamahaling alak. At doon nang galing yung liver cirrhosis. Kaya maaga ding pumanaw. So, panlalaki ang trabaho sa pier. Hindi na ipagpatuloy ng nanay ko. Correct. At ni Auntie Diling. Yes. Hanggang sa kung ano yung nakikitang ibebentang lupa, benenta. Hanggang naubos. Hanggang sa naubos. Kasi okay. Hindi alam ang trabahong iniwan ng Papa Lolo. Ano ang naaalala mo na pagbabago sa buhay mo bilang, you know, like a child, di ba? Na dati, nakakabili ako ng kahit na anong ituro ko, biglang, ay anak tsaka na yan. Ano yung mga naaalala mong ganun? From subdivision to squatters area. No way! Uh-oh. Well, before in the 80s, wala namang squatters talaga, lalo na sa probinsya. So siguro from subdivision, tapos napunta kami sa parang compound na lugar. Itong nakikita nyo sa likod ko, dito ako nakatira dati. Ito ang tawag dito ay Maseda Compound. Galing kami sa V&G subdivision na punta. Parang bawat gising ko na wala na yung sofa. Pag gising ko, wala na yung ref. Yung parang ganun, no? Yung naaalala ko. Tapos biglang lilipat na kami sa mas maliit na bahay. And katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko naramdaman na yung lungkot. Nakikita ko lang, nagtataka lang ako. But I was very young. And sobra akong mapalaro sa labas.
sobra akong palakaibigan. Mm-mm. Kaya hindi ko nakita, hindi ko naramdaman yung lungkot. Hindi rin pinaramdam sa'yo ng mama mo. Hindi rin pinaramdam dahil napalibutan ako ng mga kamag-anak na kung tumawa, dinig hanggang EDSA. Mm-mm. Oh, yung ganon. Okay. Yung nagkukwentuhan lang, ang saya eh. Actually, ang saya kasi ng environment na kinalakihan ko. Kaya parang umabot ako sa edad na to na masayahin. Okay. Na maloko, in a way na mapagbiro, di ba? So, masayahin, lagi akong tumatawa kasi gusto kong masaya ang paligid ko. Paano mo nakuha yon? Sa Tacloban pa lang, ganon ka sa na. Sa Tacloban pa lang, ang mother ko ay may salon before. Marami so, napapaligiran akong... ka ng mga masasayang tao parati sa salon, kaya nabuo din yung pagiging masayahin mo. Yes. Okay. Yes. So, alright. So, masaya naman sa Tacloban. So, paano napunta i-teach dito sa Metro Manila at naging artista dito sa Metro Manila? Yon ang gusto ko malaman. Paano ka napadpad mula sa mga dalampasigan ng Tacloban papunta dito ng siyudad ng Metro Manila? Ano ba? Nagsagwan ka ba? Papunta? Lumipad ka ba? Lumangoy? Nangahoy? Papuntang Manila? Paano ka nakarating dito? Nako, talagang nag-focus ako sa pangarap ko na maging artista at mang-aawit dito sa Manila. Singer talaga. Singer talaga dahil 9 years old pa lang ako, sumasali na ako sa mga sing contests. Ha? Sa Tacloban. Sa Tacloban? Oo. So singer ka talaga, hindi artista. Oo. But of course, gusto ko rin mag-artista. Oo. Kasi declaimer ako sa school. Oo. Napapadala ako sa lahat ng mga contests. So parati ka nasa entablado? Lagi ako nasa entablado. Totoo? Doon ako nakakuha ng malalaking grades. Pangtapal. Pangtapal. Doon sa mga hindi mo na... Sa mga kalokohan mo. Sa mga hindi ko pinag-aaralan. Okay, saan ka mahina na subject? Mathematics? Lahat naman. Karamihan, diba? Oo. Sa ako math. Din. Bobo din ako sa math. Oo. Aminado ako. Oo. Sa math. Pero syempre kung sa probinsya naman kami, tutok kasi ang mga teachers sa probinsya. Mm-hmm. Pero syempre ako yung parang mistisa at mahilig kumanta, mahilig sumayaw. Talagang lagi akong, dahil feeling ko nga mag-artista ako. Mm-hmm. So, meron silang laruang parang manika. So, dinala mo dito ang boses mo? Mm-hmm. O ano nangyari? So, dinala ko dito yung boses ko. Ang nagdala sa akin dito sa Manila yung Uncle Roland ko. Asawa ng sister ng mother ko. So, nag-work siya dito sa Manila and then sinabi niya kay mama na pag high school ni Carla, dadalhin ko sa Manila. Para naman makakita siya ng kung ano man ang pwede niyang umpisahan sa pangarap niya, diba? Because lahat naman sa family na nandoon ako sa Tacloban ay naniniwala na pwede akong maging artista. So, parang nakafocus lahat doon. Hindi ako nahirapan na i-push yung pangarap ko dahil ang buong pamilya pa lang naniniwala na sa akin. Mm-hmm. Diba? Nandoon yung, meron akong memory sa lolo ko na lagi akong pinapakanta pag may mga bisita. Ay, itong apo ko, ang galing nitong kumanta. Kumanta ka dyan. Kumanta ka dyan. So, I remember si Senator Blas Ople because my lolo was with labor leader, diba? Na siya yung nagtatrabaho. Umuwi ng Tacloban, kumanta ako sa harap ng mga... Yung ganon. Oh, so, ganon na talaga yung experience ko. Oo, oh, maraming tao. Maraming politika. Tao. Politika, oo. Salon. Yes. Diba? Oo. Tapos para talagang sinusundan mo lang. Kasi ang paniwala ko, hinuhulma ka ng panahon. Tapos... Ng mga karanasan ng mo. Ng karanasan mo. Ihahanda ka ng mga karanasan mo, maging maganda man yan o malungkot. Dahil dun sa pupuntahan mo talaga, diba? Although, hindi pa naman tapos. Parang dinadaanan ko pa rin yung bawat hinubog sa akin ng panahon before. So, ayun na nga, after graduating grade school in Tacloban, dinala ako ng Tito Roland ko dito sa Manila. In fact, ang pagdala sa akin ay, eto nakakatuwa, kasi narinig ko, ready na ako yung backpack ko para paalis na kami, barko. So, sinabi ni Tito Roland na hindi ko muna madadala si Carla dahil hanggang 3 buwan na lang ako dun sa trabaho ko as a family driver. Eh, hindi ako pumayag sa isip ko dahil nakapagpaalam na ako sa mga classmates ko na paalis ako after graduation yon. So, ano yun, ano? Parang
bye. Oo, ganun, nagbabye. Ay, magkanto na ako ha, Manila, kay mag-aartista na ako. Alam ko yung magkanto na yan, ganyan ang mga anak ko, magkanto na ako, mama. Okay, tapos? Magkanto na ako, Manila, kay mag-aartista ako. Sabi ko sa mga kaklase ko. So, excited sila for me dahil naririnig naman nila na yun talaga yung gusto ko. Gumuho ng mga 5 oras yung pangarap ko nung narinig ko sina Tito Roland. 5 oras dahil gabi yun, 5 a.m. aalis ang barko. Nauna na ako kay Tito Roland sa barko. Ha? Huh? Tapos nagpakita ako sa kanya, nasa gitna na kami ng karagatan. Para hindi niya ako ihagis pabalik. yan ang story. Ganon ka decidido. Yes, ayun. So wala na siyang nagawa. Pagdating dito sa Manila, true enough, saglit lang, na wala na siya ng work, kailangan niya akong dalhin sa Antique. Oh. Okay, so parang 3 buwan lang ako dito sa Manila, tinapos, nag-transfer ako ng Antique at doon ako nagtapos ng first year high school. Pero sa Antique pa lang, sumali na ako ng mga pageant. Talagang hindi ko tinapos yung pangarap ko dahil nauwi ako sa hindi napigilan. Hindi napigilan. Ang kontesera. Yes, and after a year, tinawagan muli si Tito Roland ng dati niyang amo na mamamasukan siya ulit. Sumama na. Sabi ko, Tito Roland, kailangan mo ako isama dahil ayoko nang, 'di ba, tumandang nandito lang ako sa probinsya. Marami akong gusto gawin. But my Tito Roland and Auntie Diling were very, very supportive. And isa lang yung anak nila kasi si Kathy. So hindi mabigat na meron pa silang bit-bit ako. Correct. So pagdating ko rito, nanirahan kami sa Heroes Hill, sa may Juice Mug Compound dito sa may... QC. Oo, Quezon Avenue. Mm-hmm. Ang tapat nun, sing-along na hanggang ngayon ay buhay pa naman, yung Music Box sa may Delta. Doon ako na-discover. Kasi every sweldo ni Tito Roland, magsising along kami doon. So, I was discovered by Nap Gutierrez. Ilan taon ka noon? I was 16. 16? Tapos si Nap na. Oo, si Nap na. Pero sinabi lang naman ni Tito Nap noon na mag-audition ka sa That's Entertainment, ibibigyan kita ng mga taong mga kausap mo at sasalubong sa'yo doon. And yun, the rest is history. Nag-audition ako, kumanta ako ng live na Better Days, and happy si Tito Germs. So sabi niya, okay, Wednesday group ka na. Hindi kami nakatulog ni Do. Yung PA ko for 30 years nandiyan dyan kanina. Hindi kami nakatulog ng mga 3 weeks. Totoo! Kasi ang bilis ng pangyayari, nangangarap ka lang. Nagkasama kasi kami ni Do, yung aking PA, sa Antique pa. So dinala ko siya sa... Ganun din, sa barko din, nagtago din siya. Totoo. Si wala kaming pamasahe, nakakatuwa. Kaya kahit yung pinakamalungkot na nangyayari sa akin, siguro yung nahihiwalay. Hindi talaga niya ako napatumba. Dahil dun sa sense of humor na nakaugalian. Oo, tsaka marami naman talagang opportunities na dumating sa buhay mo. Siguro yung positivity mo naka-attract ng... Yes. ...ng ganda ng swerte sa buhay, di ba? Anong feeling na biglang... Okay, first day, kaharap mo ng camera, Wednesday group ka na. Anong feeling nun? Alam mo, Ate Kay, maniwala ka't sa hindi siya bago talaga sa akin dahil talagang artista talaga ako. Feeling ko talaga artista ako. Tapos, hindi ba't sanay naman akong kumanta? Kinder pa lang, nagpo-poem na ako. Ako na yung nag... Diba? So, angat ka? Angat ka sa iba? Oo. So, gustong-gusto ko na talaga yun na nagpa-perform sa harap ng maraming tao. Okay. 16 years old, hanggang sa talagang up to now, you're still doing it, right? Pero in your career muna tayo, wala mo ng personal life. In your career, ano yung struggles? Ano yung struggles mo? Grabe ang struggles sa career nung naging artista ng talaga. Okay. Pero nung nag-uumpisang artista, it was actually easy for me. Mm-mm. So yung audition ko, wala akong pila. Because parang naihatid kasi ako
sa harap mismo ni Tito Germs. Mm-hmm. And hindi naman nahirapan ng bentahe, mm-hmm, dahil, diba, parang mistisa na talaga. Oo. To start with, hang haba-haba ng buhok kong kulot. Pag nung pinakanta ko, talagang buka agad yung bibig ko, kanta agad. Oo. Nung sinabing, iyak ka nga, acting ka nga, ay, may baon ng bonggam-bongga. So, talagang ready. I was actually born ready. Oo. Ready-ready talaga ako. Ang naging mahirap na sa akin, nung kalagitnaan na ng buhay ko sa industriya. Ang halap ni Carla Estrada, si Daniel John Paul. Kasama na kanya, Princess. Kasama ng pinsan si Antonio Aquitana. Ito na yung after Daniel. And then after Carlito. Oh. Nahirapan akong bumangon every after panganak. Oh. Diba? My mom was in the province. I wasn't properly guided. Mm-mm. By siguro mga kaibigan ay hindi talagang, kung hindi matibay ang aking ambisyon na talagang maging mga awit o sumikat bilang artista, eh baka kung saan na ako napunta. Excuse me, what's wrong? But focused kasi ako na talagang marami akong pwedeng gawin. Hindi ako pwedeng naging batang mga awit sa Tacloban na pagdating ng araw na to, susuko ako. Eh yun yung nakarating ako sa isang probinsya papuntang Manila. Ang hirap nun ha, wala pang cellphone. Ano lang, paano ka ba talagang makikita kung ikaw ay may talent, tas nasa probinsya ka, ang hirap ma-discover nung araw. Right, right. Diba? Pero na-discover ka. Dahil yun ang naka-focus ka sa pangarap mo. Correct. Pag gusto mo talagang marating, mag-focus ka. Naku, magse-senadora ito. Parang nakikinikinita ko na. Senadora o kaya congresswoman, hindi mo kailangang magsalita, umamin, dahil hindi ka naman na amin. Pero mukhang yun na yata ang patutunguhan nito. Ano? Yung sa sipag at syaga ay hindi ko napabayaan ang aking mga anak. Kaya yan kong experience na yan ang gusto kong i-share sa inyo, mga kapwa ko, nanay. Parang hindi na ako nagtaka noong biglang nakita kitang nangangampanya. Bakit nga? Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi sa mga post mo pa lang sa Instagram, kung magsalita ka doon, para ka ng politiko. Kasi parang matalinhaga ang Pilipino mo. Uh-oh. Ang pananalita mo. Dahil sa pagiging declaimer ko, uh-oh, nung ako'y bata, dahil ang aking declamation piece ay Tagalog. Anong nararamdaman nyo? May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan? Patuloy po tayong mag-ingat. 10 pages back-to-back na minememorize ko. Ah. Kaya kahit na lumaki akong Bisaya, nung nagsistart akong mag-artista, hindi sila makapaniwalang Bisaya ako dahil magaling akong managalog. Dahil yon sa aking training sa bilang declaimer sa school nung ako'y elementary, at talagang nagagamit ko yung kung ako'y at iyong, kasi yun ang mga nakasanayan kong Tagalog talaga, which is for me, ay tama. Minsan ang aking mga anak, kinokorrect ko dahil shorten na lahat ang pananalita, di ba, sa Tagalog. Correct. Minsan, kung nakikipag-usap ka ng formal, hindi mo naman, kasi nga, eto nga eh, di ba? So, but of course, kung gusto nila yon, okay lang yon, kanya-kanyang trip. Pero ako talaga ganito, magsalita, medyo malalim ang pananagalog, dahil nga nasanay ako, at pati ang pagsusulat ko sa Tagalog, makaluma din. Pero yes, okay na rin, kasi natatapatan ko ng Tagalog ang mga Ingles na hindi ko mabuo. Talagang sanay lang ako managalog. Ang mga Ingles ko ay panaka-naka lang. Mm-hmm. Dahil lang yan kay Maggie. Hi guys, so first a little backstory. So actually a few years ago, at sa mga pagbabasa ko, pero tita. Ganun yun eh. So ako naman parang pag pumunta naman ako sa ibang bansa, doon na lang ako mag-i-Ingles. Tinitipid, baka maubos. We're here at Camina Rimon. September, I guess, is the perfect weather dito sa
weather dito sa Japan. So, hindi ako masyado nag-English dito dahil baka mapunta akong Amerika. Wala na akong baon. Nakaimpok po sa bangko ang kanyang English. Why not? You know, Filipino is a beautiful language. Ha? Oo naman. Oh, ganda eh. Sobra. So hindi na ako nagtataka na minsan, ito, magtatalumpati ito sa mikropono eh. At yun na nga ang nakita natin. Okay, teka muna. Sandali ha, sandali. Paano ka napasok ng politika, Day? Okay. From being Queen Mother, Queen Momshi, o eto na, politics. Sa politika, nang ito ay in-offer sa akin ng aking mga kababayan, kung pwede ko namang banggitin ang Speaker of the House, Congressman Martin Romualdez, which is our congressman sa 1st District sa Tacloban, sa Region 8. And then, the wife is also a friend na kung tawagin ko ay Ate Yeda, ang congresswoman ng Tingog Party List. Mm-mm. So siya yung first nominee, and then ang kaibigan namin na si Jude Asidre ang second. So the third seat was offered to me. And then I said, hindi ko kasi tinignan kung first, second, third na seat. Ang tinignan ko yung buong party list na Tingog na galing Region 8, which is my region, the Leyte and Samar. Eh noon pa man, yan na ang aking talagang ginagawa, ang magpadala ng kung anuman ang tulong na galing sa bulsa ko, galing sa pamilya namin. Mula po nung panahon ng lolo mo bilang labor leader. Labor leader. Kasi nakita ko ang nanay ko na palaging maraming tao sa bahay, nagbibigay, siya ang ermana, siya yung ganito, siya. So nakita ko na siya yung sponsor ng volleyball, siya yung ganun ako lumaki. So parang ang kinalakihan ko ay mundo ng pagiging generous talaga. At hindi naman ito nasusukat kung malaki ang naibigay mo o maliit. Kinalakihan ko talaga ang magbigay ka at huwag ka magdadalawang isip, magbigay. Correct. Maraming salamat. Malapit na malapit po sa amin itong headquarters na ito dahil ito po ay full support sa amin. I said yes kasi ang nakita ko na agad na opportunity ay ngayon hindi lang isang barangay ang pwede kong tulungan mula sa akin. Nang dahil sa Tingog, makakatulong na ako sa mas nakararami. And paulit-ulit kong sinasabi yan dahil wala naman akong ibang pwedeng sabihin. Correct. Na ito na ang pagkakataon ko na makatulong sa mas nakararami. At sinasabi ko na yan noon pa before pa ako mag-COC sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko. Doon ko talaga pinasok yun na makaupo man ako o hindi dahil ako'y nasa third seat, napakahirap, lalo na sa party list. Alam yan ng aking mga kaibigan na Speaker Martin Romualdez at Kong Yeda Romualdez na I said yes because I trust them. Nagbigay ako ng pagmamahal bilang kaibigan nila at bilang kababayan nila. At alam ko marami na ako matutulungan this time. Diba? Kumbaga may katuwang ako, nandyan yung Tingog. Hindi nang gagaling sa kaban ko lang. Pero hindi ka disappointed na nagkulang ng seat? Sa totoo, Ate Kay, hindi ako disappointed. Nalungkot ako normal, no? Na parang, may panghihinayang ng konti. Pero mas nangibabaw yung saya na ang Tingog mo dati ay from number 17, nagawa nating top 3 nationwide. Wow! Malaking bahagi yun, ikaw. Aminin. Hindi rin naman yan dinisregard ng Tingog. Mm-hmm. It's actually, lahat naman yan ay nakita, no? Right. But of course, malaking tulong ang pakikipagtulungan syempre ng Tingog. Kasi hindi ko naman magagawa yun ng ako lamang mag-isa. Dahil hindi naman ang Tingog ng Region 8 lang. Mm-hmm. Ang talagang inalagaan namin at inikot namin buong bansa. Okay. Because a party list is nationwide. Right. Well, congratulations. Thank you dahil so mukhang much. Ikaw ay parang trend na hindi na pepreno. Bago tayo pumunta doon, paano kayo nagganon nung mga fans ni Katniel? Naalala mo yon? Yes. Oo. Na parang hindi nila maintindihan na may sarili silang opinion, ikaw may sarili kang paninindigan. Mm-mm. Paano kayo mag-ina? Never mind yung iba. Kayong mag-ina, paano? During the campaign, sinabi ko na rin sa posts ko na hindi naging issue
Or kung meron mang issue, hindi na pag-usapan. Dahil para sa amin, aksaya sa panahon. Oo, dahil ang mahalaga naman na mahal namin ang isa't isa bilang pamilya. Mm-hmm. At kung ano man ang mga pananaw, ay malaya kaming makakapili ng aming pananaw hanggat hindi naman ito ikapapahamak ng aking mga anak. Mm-hmm. O hindi ko naman ikakapahamak, diba? Correct. Basta siya ikabubuti ng nakakarami, why not? Pareho naman ang gusto ng ninyong mag-ina, of course, siguro, no? Of course. But we never talk about politics. Imagine the entire campaign and up to now. I believe that. Well, actually, even before. Because hindi naman talaga kami mga politikong pamilya. Diba? Kami ay pamilyang malaya at matibay na nagmamahalan talaga. Malaya, matibay, at malalim na nagmamahalan. At ang respeto sa akin ng mga anak ko, ay yan ay napatunayan na ng ilang beses. Diba? Pwede akong pagtawanan ng mga tao, wag lamang sa harap ng mga anak ko dahil ang mga anak ko ay handang. No violence, please! Okay, well, yan. Ay handang ngumiti. Ngumiti na parang aso. Oo, na parang maghanda ka sa akin. So, vice versa. Right. Ganon din naman ako sa mga anak ko. Anong plano mo ngayon? Tuloy-tuloy na ang politics? Andito pa rin ako sa tingog. So, nagtuloy-tuloy naman. Inaalagaan ako ng tingog. And in fact, ngayon ako ay social service chief under the office of Speaker Martin Romualdez. Ah, okay. Anong ginagawa nun? Ano ang job description? Ako ang nagpapadala ng lahat ng tulong sa buong Pilipinas mula sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. So, kaya nga, so, yan ang position mo ngayon. From Speaker Martin and Tingog also. Right. So, yan talaga. Right. Yan naman ang gusto ko. Oh. So, hindi ako lagi nakikita sa opisina dahil nasa field talaga ako. Napakaraming kailangan tulungan. Eh, paano ka pa nag-aartista niyan? Kung ang dami mong ginagawa. Ang dami niyan, ha? Nationwide yan, halos, ha? Oo. Sa ngayon, hindi naman na ako talagang umaarte. Super active. Oo, sa pag-artista. Although, of course, gusto ko pa rin ng yung platform na kung saan mapapanood ang ating social services. Oo. Diba? Para talagang yung mga hindi natin naririnig, pwedeng makapagparamdam sa atin or sumulat, tumawag. Kasi hindi naman namin lahat nakikita talaga, diba? Okay. But, syempre, through my platform sa social media, I have my YouTube channel, and then I have my, of course, my Instagram, my YouTube, Facebook, kompleto naman yan. And imposible naman na pupunta tayo sa salon, tapos hindi tayo magpapasalon. Oh, actually, kaya ko lang mapinili kasi gusto ko magpaano, ayan. Parang tatlo lang yung daliri ko. Parang tatlo lang. Oy, revelation! Tatlo lang ang daliri sa paa ni Carla. I knew you weren't perfect. Kasi masyado ka ng perfect. Masyado ka ng perfect. Yung pala ang flaw mo. Ang liit pala ng paa mo, Ate Six. Six, pero dati yan five lang. Bakit lumaki? Habang tumatanda, medyo lumalaki ang feet. Of course. Ano ka na ngayon? Yung sa akin parang 11 na Parang 11 na to. Dahil dati 8 lang yan. Anong pinaggagagawa mo? 9.5 na. Ah, okay. Oo, kasama na dyan yung uric. Oy, nakakalaki ba ng paa ang uric acid? Siyempre, pag na manasyatwa. Ah, na manas yan. Na manasyatwa. Okay. Alam mo, dapat talaga bumalik ka sa TV, Carla. Pero kung talagang seryoso ka dyan sa pagpa-politics mo, for me, malaking bahagi yung nakaka-relate sa'yo yung tao. And still be on TV, right? Kasi namimiss ka rin. Isang paghakbang ang bawat magandang buhay sa umaga para lagpasan higitan at ipagmalaki ang nagdaan. Nakaka-relate sila sa'yo, mas marami kang matutulungan pati. Dahil kailangan natin manalo.
kailangan yun. Ikakampanya kita, pero maganda yung may TV show ka. Correct. Oo, diba? Kailangan makabalik tayo sa, ano, oo, gusto ko naman. So may balak pero, ka naman? Meron naman akong balak, Ate Kay, pero gusto ko relax na lang. Okay. Tapos yung tawa lang ng tawa yung mga nanonood. Yes. And of course, maraming matutulungan dapat yung show. Right. Oh, yun ang bagay sa'yo. Gusto ko ganun talaga. Oo. Parang yun na ang ano parang mo. Ang ambisyoso naman ang show. Marami po tayong hihinga ng sponsor. Ay, wag mong sosolohin yan. Mamumulubi kayo. Totoo. Baka abunuhan pa ni Daniel yan. Totoo. Sabi nga ni Daniel nung nasa showtime ako nang kakatulong sa mga contestants. O baka maisan lamon na yung bahay natin. Wag naman. Yan ang wag na wag pag pumapasok Naglulok. Sa politika. Wag mong uubusin dahi ang sarili mo. Yun na nga. It's not worth it. Family first. Basta pag ako ate nandyan sa service, hindi naman talagang marami tayong matutulungan. Oo. For sure. Yan. Sigurado naman yun kasi nasa puso mo na yan eh. Mm-hmm. Talking about puso, so ano? Masaya-masaya ang puso ko. Ang tagal mo naman magtanong. Alam mo kasi, wala akong alam. So hindi ko alam ang love life ng mga tao-tao. Oo. Sobra akong busy. So ngayon, umiibig ka ngayon. Oo, hindi ako na papagod sa kakaibig. Yan po yung aking partner. Wala ho siyang silbi ha sa pagbibideo sa akin. So ako na rin palang nagvideo talaga. Hanggang tumitibok ang puso mo. Eh, talagang... Maano ko talaga eh. Gustong-gusto ko talaga yung feeling na in love. Right, right. May minamahal. Inspirasyon. May pakilig-kilig inspirasyon. Eh lalo na ate, ma-experience mo yan pag nagsilakihan na yung twins mo, si Pepe at si Pilar. Yes. At hindi na tumatabi sa kwarto mo. Oh. Ay nako, magdadrama ka ng mag-isa ka na lang sa buhay. Oo nga. Ganyan, maniwala ka. Katulad din ng ginawa natin sa mga magulang natin. Right. Nagsarili tayo ng buhay at nagpamilya, diba? Yan din ang gagawin nila. So, para sa akin, importante talaga na meron kang... Totoo! Na meron kang talagang kasamang tumanda. So, itong negosyo mong ito, hindi lang ito. Hindi lang ito. Salon lang ba ang excursion mo? Maliban sa pagiging politika mo, artista mo, singer mo, nanay mo, ito lang bang salon ang iyong ano? Meron din tayo mga food chain. Oh, food chain. Uh-huh. How do you do all of that? Meron tayong mga kamag-anak na talagang binibigyan natin ng pagkakataon mag-manage also para hindi naman silang nakatanghod at nag-iintay ng abot mo. Correct. So, let's make them busy. Oh, correct. Para importanteng nararamdaman nilang napapagod din sila sa perang kinikita nila. Yes. Hindi yung bigay ka lang ng bigay. Oo, tsaka training na rin yun, Auntie Kay, para... Someday, maisip nila, ano, pwede naman pala akong tumayong mag-isa at hindi umasa sa pamilya ng, di ba, kapatid o kamag-anak. Ang dami nating leksyon sa buhay. Magsulat ka kaya ng libro? Oo nga. Gusto ko talaga magsulat. Tsaka parang hindi kasya yung ilang oras lang nating pagsasama. Di ba, no? Parang ang daming pagkukwentuhan eh. At marami pa ako ma-extract na kwento dito pero bawal na kayong makinig, okay? Thank you so much, Carla. We loved it. Thank you, Ate Kay. Ang dami Thank you very much. Sa'yo. Thank you sa hindi mo pagbitaw na magkita tayo ulit. Ang tagal nating hindi nagkita, parang 35 years. Oo, hindi, mga 32 lang. Oo. At the last time, 32 years, right? So mga 3 years old tayo, no? Oh, correct. Tama. Bata pa tayo, correct, sobra. Correct, correct. Bakit parang mas madumi yung paa ko kaysa sa paa ni Carla? Ano ba yan? Okay, bye guys! Bye guys! Because bawal na kayo dito sa chismisa namin!